Veggie, good morning po sa ating lahat. Nagbabalik po ang inyong Veggie Man. And this time, ito po isang kapaki-pakinabang po para sa mga enthusiast, ano, yung mga gusto pong magsimulang magtanim ng gulay. Sana po meron po kayong mapulot sa video na ito, dahil ang ipapakita po namin ay yung very basic po ng pagpe-prepare po ng ating lupang tataniman, okay, sa paggugulay. So nakikita nyo po, ano, ito po yung kalabaw. So yan daw po yung ginamit sa pagpe-prepare, ano, o pag-araro nung taniman na ito. And syempre, kasama rin natin yung ating kaibigan na magpapaliwanag na dun sa mga proseso kung paano ba ginagawa itong pagpe-prepare ng ating lupang tataniman. Okay. Magandang umaga ulit. Maayong buntag, partner RG. Maayong buntag po sa tanan. Okay, partner RG, pakilala ka ulit. Okay. At ng yung mga viewers natin, makilala ka. Okay, ako dahil si RG Munoz, tubong Balintia, Bukidnon. Dito po nasa sa Davao del Sur, Davao City, at sa Malaylan. Partner, bumati ka naman dun sa local dialect ninyo dito sa Davao. Madayaw, Davao. Kaninyong tanan. Parang kadayawan festival lang yun, ha? Ganun, sir. Okay, partner RG, binanggit ko na sa mga viewers natin na ang pag-uusapan natin ngayon ay land preparation. Opo. Okay. Ano pang very basic sa pagtatanim nito o pag prepare ng lupang tataniman? Unang-una po, kailan po yung maganda po yung pagka land prep po nating area or okay. Ano sabihin mo maganda? Araro. Opo. Ano dapat yung pinong-pino, malalim. Pinong-pino po talaga, sir. Ha? Pinong-pino po talaga. Pinong-pino. Opo. Oh, okay, medyo maselan din pa lang pagtatanim ng hindi basta-basta, ano? Yes, sir. Kaya ho andyan ho yung kalabaw natin. Okay, kalabaw. Speaking of kalabaw, may pangalan ba itong kalabaw na ito? Meron, sir, si Balong. Balong? Oo. Balong, ba, manginginom ba yung kalabaw mo? Manginginom ng tubig ng sir. Manginginom ng tubig. Oo. Sa sapa siguro. Ano? Okay. Hi, Balong! Payong buntag! Okay, so masipag yung kalabaw, ano? Yes, sir. Okay. So meron din yung alamat tungkol sa kalabaw at baka alam mo meron, ba yan? Meron, sir. Opo. Sige, mamaya pag-usapan natin pag may oras pa. Opo. Okay. So, partner RG, saan ba tayo magsisimula? So yun, sir, ipapakita po natin yung paano po gagawa ng plat. Plating. Oh, anong plat? Opo. Plat, po, plat. Paggawa ng sa Tagalog, plat. Kama yun. Kama. Kama. Sa opo. Bisaya, kama rin. Plat, sir. Plat. Oh, plat daw. Plat daw sa Bisaya. Social talaga itong mga taga-Davao. Plat daw sa kanila. So makita natin yan, may mga kama-kama po. And sa bandang gawi doon, meron yung... Ayan. Mamaya ipapakita natin ano ba yung mga parang plastic na yun. Okay, partner RG, paano tamang paggagawa ng kama na yan? Yes, sir, ginagawa po natin ito, mayroon po siyang talagang sukat. May sukat? Opo. Ayan, ito. Sige, lalakad tayo. Ha, lakad tayo. Ito, may mga kaibigan tayo rito. Opo. O partner, pwede ba kayong makilala? Itong gwapo natin na mahaba ang buhok. Partner, ano pangalan mo? Jun. Jun. Alcoseba. Jun Alcoseba. At meron pa tayo rito, machong macho. Si partner, ano pangalan mo? Jun Jun. Amado. Amado. Isa Jun Jun, isa Jun. Okay. So focus po tayo dun sa paano po itong ginagawa nila, no? Sila ay nagpapala, no? Kung makita natin, gumagawa nga sila ng kama. Pero Jun, ano ba ito? Mano-mano ba talaga ang paggagawa ng kama na ito? Yes, sir. Mano-mano lang to, sir. Wala kayong makinarya ang ginagamit pa? Wala, sir. Kasi sa ibang area, meron na sila yung ano, eh, rotavator at saka yung bed maker. Wala kami noon, sir. Wala pa. Wala pa, sir. Siguro yung sa susunod magkakaroon din kayo noon. Baka, sir. Okay. Mahirap ba itong ginagawa ninyo na paglalagay ng ano, paggawa ng kama? Hindi naman, sir. Ah, hindi naman. Hindi naman. Pero kailangan malakas ka dito, ano? Siyempre, sir. Yung ganito kahabang kama, ganito kaliwang, mga ilang oras ba o araw nyo bago matapos? Isang araw, sir. Isang araw, ilang kama 'yan? Isa, sir. Isang kama. Sa araw yan? Yes, sir. Mula doon, papakita ko, ha? Mula doon, yan, hanggang doon daw po yung isang kama. Mga ilang metro ito? Ilang metro ito? 50? Ganun, sir. Mga 50 meters? 50 meters. Haba nito, parang swimming pool lang, ha? Okay, so yung ano, no, manumano hanggang sa ano, makabuild kayo ng kama. Ano, gaano kaluwang yung ano? Partner RG, gaano kaluwang yung kama, yung bed? Dapat isang metro, o sir. Plat? Opo. 1 meter. 1 meter. Oh. 1 meter from, ipakita mo kung mula saan hanggang saan.
Mula po mula sa dyan, edge po nito hanggang dito po sa edge din po nito. 1 meter yan, isang yes, metro. Opo. 100 centimeter, ano? Oh, para magkasya din ho yung silupin na gagamitin natin. O yung plastic mulch. Ah, kasi mamaya babalutan daw po natin ito ng plastic mulch. Yeah, so dapat 1 metro. Ngayon, itong kama na ito o plot, hanggang doon sa kabilang plot, gaano kalayo po yung distansya? Kasi meron akong nakikita dito na ano eh, na distance eh, space eh. 1 meter din, sir. Ah, 1 metro din itong tong gitna po nito. Ito, ayan. Yung daanan. Yung daanan, 1 metro. Yes, sir. Para saan po yung daanan na yan? Para sa pag-harvest natin. Ah, pag nag-harvest. Preparation sa harvest. Yes, sir. Tsaka yung siguro yung mga panagdidilig, na, nag-aabono, mga daanan yan, ano? Yes, sir. Oh. 1 metro. 1 metro, sir. So, ano na yun? Maluwag na yun? Oh, maluwag na yun, sir. Maluwag na yan, okay. Ngayon, ayan na yung kama. So, ano naman yung parang kulay itim na nakalagay dyan? Ano yan? Yan ang kwan, sir. Tayo ano ng kambing. Ah, okay. Ang tayo ng kambing o yung kanding na sinatabi, sabi nyo, no? Yes, sir. So, yan yung ano? Manure. Goat's manure. So, yung nahalo ninyo dyan? Yes, sir. Gano'ng karami yan? Isang plat. Pulo. Isang plat ay? Sampung sako. Pulo kasako. Yes, so, 10 na tag 50 grams. Yes, sir. So, 500. Sa isang yes, plat yun. Sa isang plat, yes, sir. Marami rin pala, no? Yes, sir. Oh, okay. Anyway, marami naman kayong pinagkukuhaan ng goat's manure, ano? Marami, sir. Oh, okay. Abono, nalagay niyo pa ba ng abono yan? Hindi na, sir. Yun lang? Yun lang. Okay. Ayan, tapos hinahalo ninyo yan. Ganyan. Sige nga, pakita natin. So, hinahalo dyan, tinatabon doon para mapailalim yung ano? Goat's manure? Yes, sir. Ah, okay. Ayun, merong linya, may tali. May tali. Yes, sir. Pati, RG, pakita mo yung tali. Ayan, para may linya, para tuwid yung kama, ano? Sa bagay, may hirap na humiga sa likulik kong kama. Opo. Dapat diretso yung kama natin, ano? Okay, maganda ito. So, ibig sabihin, ang logic dito, ano, yung konsepto, meron tayong tinatawag na parang yung minimix natin. Basal bang tawag dyan? Yes, sir, basal. Oh, basal application. Meron siyang manure. And this time, ginamit nila goat's manure kasi marami silang source ng manure ng kanding o yung kambing. Ayan. So, hindi na sila naglalagay ng mga ano-ano yung commercial fertilizer. So, talaga ano ito, compost lang ito. Goat's manure. Opo. Ah, okay. Ngayon, pag ito ay nakakama na, anong susunod natin? Maglalagay na po tayo ng plastic mulch. Plastic mulch, okay. Nasaan yun? Idiretso na natin yung video natin dun sa plastic mulch. Ayan, habang ako ay nagda-dialogue dito. So, sa mga viewers po natin, ano, napakaganda. Napakaswerte natin actually ngayong araw na ito. Kasi, step by step, makikita po ninyo paano ang prepare ng ating lupang tataniman. Ayun. Oh, may mga nanonood po sa atin. Kumusta kayo dyan? Mr. Noe Parocha, magandang umaga sa iyo. Sir Jesse, Jesse Peñaflor, good morning din po. Sana po may matutuhan po kayo. Mag-comment lamang po kayo sa video ito habang nanonood kayo para masagot po namin kung meron po kayong mga katanungan o suggestion. Ayan. Lakad po tayo. Ayan. Ito po yung aming manager dito. Si Ronald. Talagang ginaguide niya yung para maging maganda daw po yung mapapanood ninyo. Ayan. Ito na pala yun. Okay. Swerte talaga natin. Kompleto tayo ngayon. Sir, yan po ba yung tinatawag yung plastic mulch? Yes, sir. Ayan. Partner Jun, ano yung parang binubutasan mo dyan? Ano yan? Yung lock sa batik. Lock? Yes, sir. Lock. Yung lock ng... Ah, okay. Alambre ba ito? Yes, sir. Alambre, sir. Okay. So, ito daw po ay alambre. Sa ibang lugar po sa Luzon, nakikita ko, ginagamit po ito kawayan. Kawayan, opo. Pinatulis na kawayan and then binabao na ganun. Okay. So, sa inyo, matindi yung ginawa nyo na yan, ha? Oo, sir. Alambre. Alambre, matibay. Sir. Hindi talaga mahuhugot yan. Hindi pa bumibigay yan? Hindi nahuhugot sir. Yan? Hindi, sir. Ah, okay. Sige, so yung plastic mulch po na ito ay, ilang anong sukat dito, partner RG? 1.2, sir. 1.2 meter? Opo. Ah, kaya isang yung... metro plus 20 centimeter pa. 20 centimeters, opo. Para so ibig sabihin, yung plat natin ay 1 meter, ito ay 1.2, mas mahaba, mas yes, malapad. Sir. Mas malapad. So para sakop niya. Opo. Pakita nga natin. So nilagyan nila ng anong tawag doon, yung clip? Opo. May clip. Sa magkabilang dulo. Ayan. And then, ayun, may rolyo. Narolyo nila. So, lalatag nila yan.
hanggang doon. Aba, matindi tong technology nila, ano. Actually sa ano po, no, sa mga advance po ng mga magtatanim sa ibang bansa, actually meron na po yung ano, ano, may bed maker at meron na rin pong nagde-deploy ng plastic mulch. Machine po ang gumagawa noon. Pero dati dito po sa Pilipinas, uso pa rin po sa atin talaga yung manumano. Ayan, makita niyo po, nilalagyan po nila ng clip sa mga gilid. Ayan. So hinaba po nila doon. So makita niyo po, no, tatlong tao po yung gumagawa niyan. Hindi po kaya ng isang tao ito. Lalo na po kung manumano nga sabi natin, ano. So may clip dito sa unahan, kinlip pa nila doon sa medyo gitna. Ngayon naman, naayos nila, nagki-clip sila using yung ano, alambre. Ayan, kiniklip nila yan. Yun, dalawa-dalawa sila. Okay, partner RG, habang sila ay naglalagay niyang plastic mulch niya, ano ba ang kagandahan ng plastic mulch na ito? Yes sir, ang kagandahan po kasi ng plastic mulch, una, wala pong damo na tutubo dito. Diyan sa plastic mulch? Sa plastic mulch, opo. Okay. Ano pa? Tapos pangalawa sir, hindi po yun... pag nakaplat, hindi na ho to yung mag-erode yung lupa. Ah, yung soil erosion na iiwasan natin. Opo. Tapos, okay. Mamimintin din niya po yung moisture sa loob. Moisture sa loob. Opo. Lalo na kung ano, kung kulang sa tubig. Opo, kulang sa tubig. Ano po po? Yung ano, mga tawag dito, may insekto. May epekto ba dyan sa insekto yan? Yes sir, mayroon din pong epekto nito. Kasi po, kadalasan po ng insekto natin is pang nocturnal or pang gabi. Pang gabi? Opo. Ah, okay. Kadalas ang insekto is hindi natin makikita pag umaga na. Okay. Opo. Siguro andun sa ilalim ng dahon. Oh, so, okay. Ang purpose po nito, pag sumikat po yung araw, ang reflect po ng sikat ng araw, yan. Dito po sa silver, uh-huh. Opo, na mulch, tapos mag-reflect po doon sa ilalim ng dahon. Kaya kung walang insekto po masyado sa ilalim ng dahon. Sisilaw sila. Opo, masisilaw. Shade, mag-shade sila. Pwede. Pwede sir, pero wala pang tinda nun eh. Anyway, so yan ano. Mga partner, partner John, mahirap bang mag-install dyan ng plastic mulch? Yes sir, madali na rin. Eh, na-perfect nyo na siguro, no? Gano'n nyo na pakatagal ginagawa ito? Isang taon na sir. Isang taon na? Ayan naman pala eh. Eh kasi yung iba medyo nagtatanong, nahihirapan daw eh. Paano daw ba i-install yan? Madali lang sir. Okay. So halimbawa, ayan, ano na nga natin, nailagay na natin yung plastic mulch. Ano? Simple-simple lang nilang ginawa eh. So, tatapusin nyo hanggang sa dulo yan, di ba? Yes, sir. Ngayon, pag nakalagay na yung plastic mulch, anong susunod? Bubutasan natin ang bubutasan? Ano, paano natin bubutasan yan? Ito, sir. Uy, teka. Anong ginagawa ni... Sino nga ito? Si partner na to? Amado. Amado. May electric pan. Partner, nakita ko na yan. Sa Boracay ginagawa yan eh. Fire dance. Fire dancing yata yan ah. Ah, hindi fire dancing. Ito nga yung pambutas. Pambutas. Ah, okay, partner Amado. Uy, ganda-ganda, baka tayo masunog yan. Ah, yun. Oh, butas na nga naman. Ayun, sukat, gano'ng kahaba, kalayo yung spacing na yun? 50 meter? Opo. Centimeter? 50 centimeter? 50 centimeter. Ah, okay, half meter. Aha. Ah, ang galing nga. Para sa kalong tatanim dito. Kalong. Anong tanim dito? Palaya sir. Palaya, sir. Ah, ang palaya. So kalahating metro. Aha. Okay. Pero kung talong yan, halimbawa? Talong doy. 0.75 sir. 0.75 meter? Meter, opo. Ah, pwede. Kasi sa iba, isang metro. Kung talagang malago daw yung tanim nilang talong. Aha, sir. So yan, 0.5. Grabe si partner Amado. Eksperto na ah. Ganun pala yun, sinusunog para diretso butas. May ayos nga naman yung butas, oh. Bilog na bilog nga naman. Oh, kita natin, oh. Bilog na bilog. Okay. Maganda tong innovation nila na yan, ano? Pero kailangan ng uling. Yes sir, uling. Tapos kailangan daw, marunong kayong fire dance. Parang sa Boracay, pinapaikot-ikot niya kanina. Ayun, oh, ayun. Kinaman pa lang pa tayo. Oh, pinagbabaga. Hindi pala siya sumasayaw. Pinagbabaga niya yung ano para maraming ano. Okay. So, ayan, nabutasan na natin halimbawa. Ano susunod naman ako nabutasan na? Pwede na magtanim? Tanong, pwede magtanim, sir. So, sige, pakita natin paano magtatanim 'yan. So, ang palaya, no? Yes, sir. Meron ba tayo yung itatanim? Meron, sir. Ito, ano ba? Ready talaga tayo. Napaka-bilis talaga ng mga viewers natin ngayon. Kompleto. Kompleto mula sa paglalagay ng kama, paggawa ng kama.
hanggang sa plastic mulch, hanggang sa, ayun, teka, ano na, ano yan, ano yan? Yung vermi at saka yung tayo ng kanding, sir. Ah, ito yung ano natin, yung media na pinag-mix natin yung tayo ng kanding at o saka, yung goat's manure para mas magandang pakinggan. At saka yung ano, yung vermicast. Yes, sir, vermicast. Okay, pinaghalo na yan, 1:1 ng ratio. Yes, sir. Isang parte isang, ng vermicast, isang parte ng goat's manure. Yes, sir. Okay, so ano na gagawin natin dyan? Ilalagay sa butas, sir. Papaupuan natin yan. Yes, ayan, dyan, ayun, basal. Basal na naman. Ayan, nakapaupo. Asan yung tanim natin? Pakita natin, mga partner. Partner June, pakita mo muna yung before mo yung tanim. So, ito yung tinatawag nating, ano yan? Palaya. Ampalaya. Bitter gourd, in English, ano? Ayan, no? Sa inyo, palaya. Palaya. Ampalaya. Ampalaya rin. Yes, sir. O, sa inyo, sa inyo. Palaya. 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 Okay, hindi palyado, palaya. Okay, so sige, partner June, itanim mo nga yan. Ayan. Butasan natin. Butasan, ilagay. Ilagay. Ayun. Simple. Simple. Tapos, ilalagay ng kakunting mga ano dyan. Oh. Oh, great. Okay. Galing. Simple lang. That's it. Pagkatapos, diligan. Diligan, diligan, yeah. Diligan. So, so, very basic lang din talagang pagtatanim eh, no? Merong lupa, merong yung ano, may abono. Ayan. 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 So, ayan. So, tinanim po natin, tinasplat natin. So, ang edad nitong anong to, ilan to? 15 days? 14 days? 25 days. Itong, hindi, itong ano na yun? Seedling? 14 days. Dalawang linggo lang pwede nang ilipat tanim. Yes, sir. O, oh, yan. Pero kung mga kamati, sabi natin, 21 to 28 days, ano? Yes, sir. Yan, so ito, dalawang linggo lang. Yung maliliit na, ano, tatlong linggo ito, dalawang linggo. Okay, ano pa? Kasunod, partner June. Tatakpan natin, sir. Pa? Ano yan? Ano yan? Bakit bahayan? Parang tipi lang yan. Yung ano ng mga ano? Manok. Oo. Manok. Tsaka yun na yung mga Indian. Indian. So anong purpose niyan? Ba't may ganyan yan? Para dali. Hindi siya mainitan, sir. Ah, okay. Para maka-adapt siya dun sa kanyang ano-ano. Yes, sir. Kasi parang hindi na kasi sila nagpa-practice dito nung seedling hardening. That's why meron silang cover. Actually, nung maliit pa kami noon, nang nakikita ko yan, sa pecha yung ginagamit yan. Pecha yung ano ng saging, sahanan saging. Oh. Kino-cover. So dito sa inyo, ayan ginagamit pala. Ganyan. Gandang innovation, ha? Yes, and ayun, makikita natin dun sa kabila. Ayan. Ang dami. Ayan. Maraming cover din. So, sa mga viewers natin, ano? Nakita natin, paggawa ng kama, hanggang sa nagkaroon ng plastic mulch, binutasan, and nilagyan, nilipat tanim, hanggang sa nilagyan itong cover na ito. And susunod po niyan ay nandoon na sa kabila. Yung malalaki na po yung ating tanim. Tama? Partner RG, since nakalipat tanim na ito dito, anong susunod na step dito? Pagkalipas po ng 7 days to 10 days, pwede na po siyang lagyan ng abono. Which is ano yun? Complete po. Complete fertilizer. Pwede anong complete templada? Anong templada? Sa isang knapsack sprayer po, 16 liters na tubig. Oo. Pwede po nating haluan ng isang tinapa. Isang tinapa na complete. Triple. Opo. O complete, yung complete. Triple 40 na sinasabi. Opo. Okay, tutunawin yung isang lata ng tinapa na triple 14 sa isang knapsack sprayer. Knapsack sprayer, opo. Gano'n naman karami ididilig sa kada puno? Mga dalawang ganito, sir. O yung, hindi, yung ano natin, gamitin natin yung tinapa pa rin. Yung tinapa, dalawa. Lata ng sardinas. Opo, ilan dalawa. Sa? Dalawa? Dalawa. Ah, dalawa. Dalawang opo. Lata daw po ng sardinas sa tinunaw na, ano, yung triple. Idilig dito after, ilang days? 7 to 10 days. 7 to 10 days pagkalipat tanim. Opo. So, ang suggestion po natin, ano, dun sa mga nagtatanim, bantayan natin yung halaman natin, di ba? Yes, sir. At kailangan nito ng tender loving care. Tama, sir. Dapat TLC. Binibisita. Parang panaliligaw ka, dapat araw-arawin mo. Oo, sir. Hindi pwede yung papakita mo, wala, di ba? Consistent lilitaw. Dapat. Opo. Para makita natin yung kalagayan ng ating tanim. Tama? Opo. Ah, okay. Pero after nun, pagka 7 to 10 days, nakabuno ka na ng triple na tinunaw. Opo. Anong susunod nun? Pagka umagahan nun po, apply po tayo ng fungicide naman. Fungicide naman? Opo. Okay. Sige. So, yun yung ating seedling na nakalipat na. Meron pa kang susunod na proseso nyo? Trellising. Para may diretso na natin. Trellising. Aba, diretso na tayo sa trellising. Yes, sir. Napaka-buenas talaga ng mga viewer natin. Kompleto. Sige, diretso tayo. Ayan. Sino naman itong ating partner dito na tutulong sa atin?
Partner, anong pangalan mo? Ay, Mayong Buntag da, sir. Mayong Buntag sa mga viewer natin. Ako dahil si Kuan, si Peter. Peter? Peter Hermano. Peter, anong nickname nyo? Pedro. Pedro, tinagalog nyo lang eh. Tinagalog mo lang eh. Peter, ginawa mo Pedro. Anyway, so si partner Pedro, ano naman po yung ipapakita natin sa mga viewer natin? Ano po yan? Ito, ang pagpaga kamang ng palya. Kamang, sa Tagalog po, gapang yun. Oh, gapang. Yan. Ganun. Marami po sa atin sa gabi, may hilig kumamang eh. Yan. So ano yan? Yan yung... Ito yung twine. Trellising talaga ito. Sige nga po, ipakita na nyo. Ang galing niya, eksperto siya oh. Oh. Wow. Mabilis ha. Iba pala ito si ano, partner Pedro. Kilala ko yung mga kaibigan nyo eh. Di ba may kaibigan ka, Juan. Yung mga kakaibigan nyo, di ba? Si Juan, si Pedro. Sino pa yung isa? Entry si Judas. Judas pa yun. Ah, basta ka na. Anyway, so ito po no. Sa mga viewer natin, nakita nyo, ang bilis niyang gumawa. Katagal na siguro ang ginagawa ito. Gano'n na kayo katagal gumagawa niyan? Mga isang taon na. Isang taon na rin. Ay, matagal na nga. Ayun, ang bilis niyang gumawa, oh. Napaka-bilis naman natin, nakita natin yan. Anyway, so ano po mangyayari? Halimbawa po, tapos na kayong maglagay niyan. Paano yan? Itong tanim na ito ay gagapang dyan. Oo, sir. Ah, pero ito wala na to yung ano, cover, ano? Oo, wala na. Wala na. Wala nang cover to. Kasi naka-adapt na sa environment. Yes, sir. Matibay na siya. Opo. Okay. Oh, sige. Yun na. Oh. Na. Okay na yan. Ganyan lang ba? Hanggang saan palalagyan ninyo? Hanggang doon. Hindi, after nun, yung ibabaw naman. Yung ibabaw naman. Matapos yan. So, diretsyong ganun yan. Tapos pagbalik, kita may taas naman. Ah, tatapusin nyo muna hanggang dulo. Pwede hindi. Balikan natin. Sige nga po, pakita nga po natin. Balikan nga po natin ibabaw. Para kompleto na, isang video lang. Skill din pala itong paglalagay ng ano yeah. Ng trellis. Pero partner Pedro, actually merong nabibili ngayon sa merkado na ano na eh, ilalatag mo na lang yung trellising net. Di ba kayo magamit nun? Yung net diretso na yun eh. Hindi na magaganyang ganyan eh. Meron din yata nabibili noon. Pero ito matipid kasi ito no. Eh yung kasi bibilin mo parang magkano ba ang presyo nang? Around 200 pesos yata 'yon. Pero marami na rin siyang malalagyan. Ito naman, manumano siya ng paggagawa ng trellis pero bilis. Ang ganda. Ayos pa. Ayan. Okay, so habang nagagawa si partner Pedro diyan, nilipat na tayo dito sa kabila. Na kung saan naman isang stage ng halaman ay gumapang na. Bilis na, no? Wala pang ilang minuto, gumapang na yung tanim natin, ano? Okay, pero for the sake of demo, no? For the purpose ng demo natin. Eto na nga, yung kanina, siya ay nagte-trellis dyan, gumagawa ng trellis, ano? Parang plastic trellis ang siguro yan. Eto na, dito na nga siya gumapang ngayon. Yeah. Isang stage. Yeah, 20. So, stage by stage yung tanim nila dito, eh. Napakaganda kasi, tama-tama sa, ano natin, sa mga viewers, ano, mga audience natin. Partner RG, ipaki-explain mo nga yung anong yan. Yes sir, ito po yung 20 days po na year old po natin na 20 days old na ang palaya. 20 pa lang yan? Yes sir. Bilis ah. Oo sir. Ah, pagkalipat tanim. Okay, and then? So, kaya po mayroon pong trellis po dito sa gilid dahil po magsasiding po tayo. Yan sa sinasabing kumakamang, yes, gapang. Sir, gumagapang. Ayan, oo nga naman ano. So yan, ito rin oh, ito. Ito naman, pagapang pa lang. Opo. Pagapang. Yan naman, nakagapang na. Oo. Ah, yes oh. Tapos akyat sa dyan. Akyat hanggang sa taas. Oo. Tapos? Pagmimit siya sa gitna. Taas. Opo. Ayan. Para po sa mga viewer natin, ano, makikita nyo, ano? Ito isang plat. Yun ay isang plat. So, yan pong dalawang yan, umaakyat sa magkabilang gilid yung mga tanim na ampalaya. And eventually po, ano, meron tayong tinatawag na magsisyete yan. Ibig sabihin magsisyete, parang number 7, mag-ano po yan, magsatatama sa ibabaw. Sasalubong po yan sa ibabaw. Kaya hanggang po sa gitna. Kaya nakita ninyo, eventually, lalawit-lawit po yung mga bunga dyan sa gitna. Tama, partner Raji? Tama, sir.
Ayan. So mga ilang araw pa to bago magbunga? Sa ngayon sir, siguro mga 15 days. Meron na 35 to 40 days kaya yata. Pagkalipatan eh, bubunga na yan. Yes sir. May iba ko. Ano palang variety yung tinanim dyan? Galaxy po. Galaxy? Opo, Galaxy F1. Alam ko yung Galaxy niya. Yan yung ano eh. Paborito rin itanim ng mga farmers yan eh. Yes sir. Kasi dahil napakaganda daw ng bunga niyan. Yes sir. Isa din po, marami magbunga, malalaki. Tama ba? Yes sir, patok din sa palengke. Oh, patok, hinahanap ng mamimili na sinasabi. Yun, nahanap ng mamimili. Oy, so ganda. Ito na yung ano natin, ano? So, ano raw po siya dyan, gagapang siya dyan, magsasalubong dun sa ibabaw. Tama? Yes sir. So, very basic. Ano? May nakalimutan pa ba tayong anahin? Siguro isang tanong nga nila, paano pag-aabono? Ilagi yung tinatanong nila. Balikan sir nga natin dito. Sige, lalakad tayo dyan, sa gitnang dyan. Dyan sa gawing gitna na yan. Nakakita nila. Okay. So, ang sabi natin kanina, pagkalipat tanim, 7 to 10 days, magde-drench. Yes, sir. Nang tinunaw na complete. Yes, sir. Triple. The 7 to 10 days. Yes, sir. Okay. So, ito sabi natin kanina ay 20 days na. Yes, sir. So, ano nang na-apply dito? Complete pa rin, sir. Complete pa rin. Opo. Yung urea, hindi ba nang lalagay ng urea dyan? Pag next na po na application ng abono. Okay, every ano bang pag-abono, ilang days? Every 1 week po kasi dito. Every 1 week. Opo. So, 7 to 10 days ang lagay ng triple. Yes, sir. Na tinuno din rice. Yes, after that, granules po. Granules naman. Ano yung klaseng granule yan? Complete din po. Complete. Yung sa iba, pinaghahalo na yung complete tsaka urea. Para pampadahon daw eh. Opo. Actually, ang gagawin po namin ay yung next na po. May doon na. Doon yun na inalagay. Complete, potash, at saka yung 21 or urea. Pakiulit. Complete. So, 7 to 10 days, complete, yes, triple. Yes, triple. 1 week after? Ganun din po, complete din. Complete pa rin? Opo. So, that's 14 days, mga yes, ganun after? 21 days. 21 days. Ganun din po, complete. Complete pa rin? Opo. Puro complete lang inagamit yes, niya dito, sample after yan. After po sa 21 days, yun na po, mixing na po. Minimix nyo na. Opo. Yung? Urea. Urea. Complete. Complete. At saka potash. Saka potash. Yes po. Parang yung potash kasi medyo sa bunga na ang tama nun. Yes sir, opo. So, urea complete and potash ang yes, anong ratio nun? 2 kilo ng complete. Okay. Kalahating kilo ng urea. Okay. At kalahating kilo din po ng potash. Potash. Opo. So, 2 kilogram, 0.5 kilo, 0.5 tsaka ng ano? Yes sir. Ng urea. Potash. At potash. 0060 yun, di ba? Yes sir. Okay, so pinag-mimix ninyo. And after that, after that sir, maintain na po yun. 28 days na yun eh. Oo. So after 35 days? Ganun na din po. Tuloy-tuloy na po yun. Nagbubunga na nun eh. Oo. 35 eh. So maintenance na lang yun. Opo. So ang ginagawa nyo pala dito is nakamix na yung tatlo na yun. Yes sir, nakamix. Hanggang sa mamatay na yung puno. Mamatay na po. Opo. Puro ganun lang. Oo. Par depende pa rin sa observation depende ninyo. Depende sa observation sir. Kung kailangan po niya ng dagdag na abono, dadagdagan po namin. Ng abono. Which opo is anong lalagay? Depende sa depende itsura. Depende po sa itsura. Pag naninilaw, yun, urea. Dagdag ng urea, kahit pa paano. Kaya triple nga, triple, no? Triple, oo. Okay, kung medyo hindi na makagandahan ng bunga, dagdag ng 0060. Opo. Okay. Sige. So, ganun lang pala. So, every week, sinasabi mo paglalagay ng yes, sir, abono. Opo. Pero kung kailangan ho niya talaga, or marami na siyang bunga, kailangan din po natin twice a week na. Twice a week? Oo. Depende, doon sa marami na ng bunga, no? Opo. Kasi yung iba, pag nagbubunga na, hindi na nag-aabono. Oo, sir eh. Isa din ho yun na hindi magandang practice na pag namumunga, hindi na abunuhan. So dapat ibalik natin yung dapat kinakain na bunga. Opo. O kasi bunga niya. Pag mayroon kang ibinigay, mayroon ding babalik sa iyo. Okay. Kung anong pinasok mo, yun, may bibigay sa iyo. Okay. So alagaan dapat ng mabuti ng sa opo abono. Yes po. Kasi kinakain na yung nilalagay mo, no? Okay, so very basic lang pala, no? Very basic lang pag-abono dito. Foliar fertilizer. Meron din po, sir. Sa isang isang buwan, 2 beses lang po. Nagano? Anong edad ng halaman? 15, every 15 sir eh, 15 days. Kasi sabi mo, magbubunga ng 35 days siya. Yes sir. So, kailan ka maglalagay ng foliar? Una sir, 15 days. Yung pagkalipat tanim? Yes sir. Hindi pa nagbubunga? Hindi pa nagbubunga. Okay. Tapos, foliar. 30 days. 30 days din. 45 days. Po pwede every 15 days yes, naman. Sir, kung pwede gusto mong parang add-on na lang siguro. Yes sir, ano? Add-on na lang. Hindi yung basic na fertilizer mo. Hindi po. So additional na lang yun. Additional na lang po. Para sa pampaganda ng dahon, paganda ng bunga.
Okay. So ano naman yung may mga fungicide pa ba yan? Insecticide? Meron din, sir. After po ng paglagay po ng abono. Ng ilang days yun? After? Weekly po. Weekly rin ang spray? Fungicide? Fungicide po. Okay. May halaga ba yung fungicide na yan? Yes, sir. Meron din pong halaga. Lalo na siguro kung tagulan. Oo. Yun po talaga yung kailangan na i-apply. Lalo tagulan. Kasi actually, sa totoo lang, sa survey, kukunti yung gumagamit ng fungicide eh. Pero hindi kasi nila nare-realize daw na kailangan pala yun. Yes, sir. Lalo na kung ang panahon natin is yung makulimlim, na mahalumigmig, humid. Yun po talaga. Medyo mainit. Yan. Doon po mabilis kumakalat yung mga sakit kasi sa... Lalo na mga fungus, ano? Opo. Amag na tinatawag. Opo. Okay, so after 35 days, nagbunga na siya. Dire-diretso na pagbubunga na. Yes, every ano naman ang harvest niyan? Every 3 to 4 days, sir. Harvest na siya? Opo. Okay. Depende po sa laki. So, magsimulang magbunga, kano katagal ang buhay niyan na dire-diretso magbubunga? Depende ho kasi sa... May 1 month ba? Oo. 2 months? Lampas so, pa nun, sir. Pero depende lang ho talaga sa... average? Dito sa part ng Davao, mga 2 buwan. 2 buwan? Yes, sir. Yung dire-diretso nagbubunga siya, na-harvest ka every 3 to 4 days. Okay. Ano pang nakalimutan natin? Wala na? Eh, ito. Before tayo matapos yung video natin, ano? Gusto ko lang ipakita na ito yun, ano? May plastic mask tayo, di ba? Tama? Yes, sir. So, ngayon, makita natin na yung kung saan may plastic mask, walang damo. Yes, sir. Okay, walang weeds. Pero sa gitna, meron na siyang weeds. Meron, sir. Kasi walang plastic mask. So, yun ang importance pala talaga ng ano, ano? Opo. So, dito tayo magbabayad pa ng labor. Para magkalis ng mga damo dito. Naman sir, opo. Okay. Tsaka yung gitna kasi nito, daanan talaga ito, di ba? Daanan ng tao, kung nag-harvest, nag-fertilize. Kahit sa pagising mo, punta ka lang dito, magdamo-damo ka lang. Damas ka dyan. Opo. Oo. Okay. Okay, so yun sigurong wala pa problema sa merkado ng palaya? Wala naman ho, sir. Wala namang problema. Kahit ilang kilo eh, pwedeng... Magkano ang presyo ngayon ng palaya dito? Medyo mahal na rin, sir eh, 40 to 50 per pesos kilo. Per kilo? Opo. Retail yan, farm gate? Farm gate. Napakamahal pala dito ng ngayon ng ano. Sabagay, papasko kasi. Oo naman, sir eh. Anyway, so... Yun na ba? Wala na tayong ibang mga tip? May tips ka pa ba dyan? Pagtatanim ng palaya? Isang tip lang po, yung sa trellis po natin, kailangan pong medyo mataas. Mataas? Gano'ng kataas yung mataas natin? Kung pwede, mga 7 to 8. Feet? Feet. Ito bang height mo? 5 sir. 5'4. 5 mahigit o, 5'4. So dapat 7, ayun, ganun daw, titingalain mo. Opo. Kasi mahirap po kasing mag harvest pag... Mababa. Opo. Mauntog masakit ka. Masakit sa likod. Yuko-yuko ka, no? Oo nga ho. So, dapat mga 7 feet daw. Opo. Okay. Ano pa, partner? Yun lang. Yun lang, sir. Okay. So, mula naman kay Vegeman, ang tip natin is talagang dapat bisitahin natin ang madalas yung ating taniman. Kung maaari lang, everyday. Tama ba? Tama po. Talagaan natin, bigyan natin ng tender loving care. Para lang yan yung naliligaw ka o yung asawa. Uh-huh. Asawa mo, kailangan nalagaan mo mabuti yan. Naman po. Diba? Yes, sir. Laging beauty. Yan. Anyway, so partner RG, maraming salamat sa iyo. Salamat din po. At siyempre, salamat din sa mga kaibigan natin, lalo na sa kailamang partner Amado. Partner Amado, maraming salamat sa iyo. Hi. Ayun, nagagawa pa rin siya yung kanilang ano doon, yung trellis niya na plastic. Ayun. So sa muli, ano, partner RG, maraming salamat sa iyo. Opo. And sa mga viewers natin, ito po yung ating video tungkol po sa land preparation ng ampalaya. Actually, diniscuss din natin hanggang sa pag-abono, hanggang sa pag-harvest. Pati yung marketing daw niya, wala naman daw pong problema sa ampalaya. And sa katotohanan nga po, no, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, isa sa po sa pinaka-paboritong itanim ng mga Pilipino na farmer ay yung ampalaya. Dahil ang presyo po nito sa merkado, hindi po masyadong nagpa-fluctuate. Meaning, medyo stable po ang presyo nito pagka po kayo nagbenta sa merkado. Okay, so sa muli po, no? Ito po ang inyong Vegeman mula po dito sa Davao. Maraming salamat po, Veggie. Good morning po sa ating lahat. And Merry Christmas na rin po sa inyo. Salamat po.